Morning guys. Good morning po sa inyo. Welcome to Jason TV Negosyo. My name is Jason po, no? Inyo po ang kanegosyo sa pagbabuyan. So, for this day's cool vlog content, atin pong tatalakayin ang pagbili ko po na new set of piik, no? 10 pieces po ito. But before that, intro muna. Mga kanegosyo, ito po yung ating mga bagong biik, no, na binili, no. So binili ko ito noong Independence Day, no, that is June 12, no. So ngayon is June 15, so nasa 3 days na sila. So napansin niyo po mga kanegosyo, medyo maliliit po sila, no. So compared to 45 days, no? So yung June 12 binili ko sila accordingly doon sa binilhan ko na yun talaga sa kulungan. 40 days daw yung June 12 yung baboy nito. So ano yung napansin natin doon sa pagbili, no? Sa magkakapatid na ito, mga kanikosyo, hindi po maiwasan na meron pong natawag na yung pinakamaliit, no? So kung sa Bisaya pa niya siya ihid, no? So sa Tagalog, yung pinakamaliit, no? May maliit talaga doon sa magkakapatid, no? So I am living here at North Cotabato, dito po sa amin. Nagmahal na po yung mga biik, no? So yung biik dito is nasa 3,100 na, no? Kasi nagmahal nga yung live weight, 140 to 145. Yung benta naman na karne doon sa palengke, nasa 250, no? So ang effect, kasi maraming gusto mag-fattener, so mahal na ngayon yung ating mga biik, no? So napansin nyo, no, meron siyang maliit yan, pinakamaliit yan, yung parang bunso nila na magkakapatid. So tip sa pagbili ng biik, no? Bigyan ko kayo ng tip. Kasi nakita ko lang ito sa post na binebenta, no, sa pagwalay sa 40 days sa Facebook. So minessage ko yung ano, yung nagpost. Sabi niya, sir, na ano na, na reserve na daw. Then sabi ko, pag hindi kinuha, no, kukunin ko yung biik. Then luckily after 2 days nagreply, sir, hindi na tuloy yung nagpa-reserve. No? So tinanong ko ngayon kung magkano ang 10 biik, no? So yung 10 biik daw, no, presyo niya is yung kada isa is nasa 2,900, no? So ang labas sa 10, that is 29,000. So sabi ko, ikaw bang may-ari yung nagpost sa Facebook, no? Ang sabi niya sa tiya niya daw, sabi ko, gusto ko makausap yung ano, yung mismong may-ari. Yan po mga kanegosyo, kausapin po mismo yung may-ari. So bibigyan ko yun ng technique, no, paano makamura sa pagbili ng biik, no? Kaya niya, no, yung maliit na yan. So sabi ko sa kanya, yung may-ari, sabi ko, ma'am, sa 10 magkakapatid na yan, meron talagang maliit niyan, no? Yan, mga maliit. So kung yung mga malalaki, kunin ko ng 2,900. Yung maliit mo, hindi yan, magpresyo ng 2,900, no? Kasi meron talaga yan sa magkakapatid, mga kanegosyo na maliit. So sabi ko, ma'am, ano na lang, gawin na lang nating ano, partida, no? Bigay mo na lang sa akin ng 2,800, no? Kasi yung maliliit kasi mapresyuan kasi yan ng 2,700 o 2,600. So kunin ko yan lahat, bigay mo sa akin ng 2,800. So inexplain ko sa kanya, then yun, no, napapayag naman siya, basta kunin daw lahat ng lahat ng kanyang baboy na 10, no?
So nakuha ko po ito mga kanegosyo ng 28,000, no? Ganun ka laki or ganun ka laking kapital, no, ang pagbabuyan, no, sa Biik. It is 28,000. Okay? Kita niyan, okay? So may problema lang ako dito, no, kasi pagdating na dito sa aking, hindi ko kasi na-videoan yung pagkuha. Pagdating dito sa aking kulungan, meron ng nipple drinker kasi yung kulungan ko, yan, no. So tinakpan ko yan ng cellophane, pero hindi, kaya pa rin nilang ano. Kasi bawal talagang painumin, no, yung Biik. Surprisingly, pagdating dito sa kulungan, uminom agad sila dyan. So anong nangyari, medyo nagtae. Nagtae yung ating baboy. Okay? So what I did is tinakpan ko na lang, no, ng goma at saka plastic. So ganun pa rin, no. So ang ginawa ko, ginutom ko sila para hindi masyadong ano, hindi ko muna pinakain or ginutom ko. So at least ngayon, for third day, from June 12, hindi na po sila nagtatae. No, wala ng trace na nagtatae. Okay? So yan po mga kanegosyo, no, kasi ngayon, no, kasi at least whole nation, no, ng Pilipinas, no, when it comes to fattener, ang daming gusto mag-fattener ngayon kasi nga sa sobrang mahal ng baboy, no. So mga kanegosyo, nung una dito sa North Cotabato, ano lang, nasa mga 120 or minsan pa nga 100 lang yung kuha ng mga buyer sa live weight. Ngayon nasa 140, no. So malaki na yung kita, no, sa 140. Okay? So yan, makita natin yung mga Biik, no, ang sasaya nila. Okay? At ang gaganda ng katawan nila, no. So itong breed na ito is nasa large white, no, large white yung breed nito. So sigurado ako hindi ito ano, wala itong lahing Bisaya. Okay? So subaybayan niyo po ako mga kanegosyo sa batch na ito. Batch ng ating baboy, okay? Itong sampo na ito. So ma-harvest ito siya sa July, August, September, October, no? October 12, no? Ma-harvest ito na October 12, 4 months exactly. October 12, okay? So ang binili ko sa kanila na feeds is itong Bimig free starter, no? Bakit nag-free starter ako? Kasi ano po mga negosyo, no? Na feed booster na, no? Galing doon sa pinagbilhan. So sabi niya i-free starter ko na lang. Okay? So Bimig free starter. Okay? So that is 25 kilos. Ang bili ko dyan is nasa 1,300. Okay? So yun na po mga kanegosyo, and thank you for watching this video. Please subscribe and share. If you like this video, comment if any suggestion in this video. Thank you at bye.